Nasa kabilang linya at gustong ireklamo ni alias Dalia ng Alicia Isabela ang di umano'y hindi maayos na pagbibigay ng suporta ng kanyang asawang pulis na naman. Gayong ito ay kasalukuyang buntis. Yan. Kuya Poggi, ikaw na nga ang mag-interview okay, kay Ma'am kay Ate Dalia. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Dalia. Ay, hello po. Good afternoon po, ma'am. Maaari mo po bang pangalanan kung sino yung inireklamo ng pulis, Ma'am Dalia? Sir, si ang pumisik sino po? Pakiulit po? Edward Slave. Ma'am Dalia, medyo hindi po namin maintindihan. Edward Slave. Edward Clave. Patrolman Edward Clave ng Anda, Pangasinan. Ito yung nirareklamo mo, Ma'am Dalia. Ano naman po ang pwede naming maitulong, Ma'am, dito po sa... Ano naman pwede maitulong ng programang ito doon sa reklamo nyo kay Patrolman Edward Clave, Ma'am? Sir, dati magpapasya ako ng kapasya kanya nung 1962 sa Alicia Isabela. Tapos po, sabi niya, antay na lang daw po niya yung sabihin niya. Sa akin, 5 months na po kasi yung chance ko. Hindi naman po niya binibigyan sa check-up sa pag-amit ko. So, Ma'am Dalia, so nakapag-file na po pala kayo ng kaso laban dito sa nirereklamo ng violation of Revelation 9262. Attorney Roque, siguro matanong natin anong pwedeng remedy. Dahil wala pa rin siya, wala hanggang ngayon, wala pa rin sustento na pinapadala sa kanya. Yeah, yes, sir. Ano? Ma'am Dalia... Yes po. Gusto ko lang linawin, ano, nagsampa ka rin ba ng kasong administratibo laban dito sa pulis? Sir, hindi pa po. Pero ano, sabi naman nito pag hindi ko na makikita ka naman dito. Okay. Nag-file na daw ako ng 9262. Yung 9262, ma'am, saan mo ito isinampa? Sa police station ng Alicia? Po? Saan mo isinampa ang violation ng Republic Act 9262? Hello? Hello? Saan nyo po na isampa? Sir, sa Alicia, Sir Isabela. So, kailan nyo po na i-file, ma'am? Hello? Kailan nyo po na isampa yung kaso, ma'am? Hello po. Ma'am Dalia. Opo, si Ating Emma po ito. Pwede po ba kayong pumunta doon sa lugar na maayos? Kasi naririnig naman namin kayo dito eh. Okay na po, ma'am? Oo, sige, okay na. Ngayon, Ma'am Dalia, ang tanong ko. Kasi may tinatanong si Attorney Roque. Saan nyo daw, nakapagsampa na ba kayo ng kaso? Oo, ma'am. Sa Alicia po, sa October 15, ma'am. Pero sabi na nila, matagal pa daw po bago... Sige po, may tatanong ako, Ma'am Dalia. So sabi yes, nyo po? Ay buntis ka ngayon. Si Patrolman, kayo po ba ay mag-asawa? O asawa mo siya? Kasal po kami. Okay. Ma'am, ang problema ko lang kasi, wala naman siyang binibigay mga pampasika. Sige po, Ma'am Dalia, ganito. So kayo po pala, ito po palang si Patrolman Clave. Na naka-assign ngayon sa Olongga po. Nandun pa... Maritime Olongga po naman pala. Akala ko local eh. Madali-dali sana pagka-local, di ba, Kuya Poggi? Ganito po, Ma'am Dalia. Okay lang po. Ganito po, Ma'am Dalia. Kayo po ba ay hiwalay na o nagsasama pa? Last lang na uwi ko kasi dito ng August 9, October 1, mag-touch kasi ako sa kanya ngayon at nakabalito mo. Hindi, ganito po. Ma'am Dalia, alam mo, hindi ka po namin maintindihan dito eh. Hello po. Oo. Ilayo mo yung naka-earphone ka ba? Hindi ma'am, naka-headphone kasi. Hello po. Hayan, maayos. Ma'am Dalia, kasi maikli lang po ang oras natin. So sa makatwid, kayong dalawa nitong si Patrolman Clave ay mag-asawa. Opo. So meron pa kayong ibang anak. Ilan ang anak nyo? Oo, okay, yan. Medyo kasi... Kontakin nyo ang immediate supervisor nitong patrolman na ito na inireklamo para malaman din natin ang kanyang panig, ano? Kung bakit niya hiniwalayan o bakit siya nakipaghiwalay at ayaw magbigay ng financial support dito sa nagdadalang tao niyang asawa.
ganito, asawa naman pala, legal wife niya si alias Dalia. Yes, ma'am. So sa Makatwid, yung kung ang assumption natin dito, kung saan sila nakatira, ay yun yung kanilang conjugal property. Kaya ang pagsasampa ng kaso kung sa Alicia Isabela, ay women's desk ng Alicia Isabela ang hahawak. At kung yung admin case, pwede na rin sila ang mag-facilitate ng administrative case, di ba, attorney? Yes, ma'am. Attorney Roque. Tulungan na nila, no? Para maisang pa na dun sa Provincial Police Office ng Isabela. Dun sa IAS, no? Ang kanyang reklamo. Oo. So, pati yung administrative case ay sa Isabela PPO, isasampa ang kaso. Ma'am Dalia, nandiyan ka na uli? Yes, ma'am. Yes, po. Oo, sige. So, sa Makatwid po pala, Ma'am Dalia, kasal ka dito kay police? Yes, po. Opo, ilang taon na po kayong kasal? Magti-3 years na ako next year sa March. O, may anak pa po ba kayong iba o ito lang nasa tiyan mo? Ito lang, ma'am. Pero ang tanong ko, ma'am, habang inantay ko po yung kinasok ko sa kanya, wala ba akong karapatan na hindi po, alam mo, Ma'am Dalia, ganito, Ma'am Dalia. Ano po ba talaga ang gusto mong maitulong namin sa'yo? Kasi 3 years kayong kasal. So, kayo bagong kasal pa nitong si Patrolman Clave. At ikaw ay buntis ngayon. Ngayon, hindi. Alam mo, Dalia, ang lahat ng karapatan, kasi ikaw ang legal wife, sa ngayon ay obligado si Patrolman Clave na suportahan ka. Opo, ma'am. Oo, ano ba talaga ang gusto mong maitulong namin sa'yo? Kasi napakabago nyo palang mag-asawa, ay parang ano ba, kayo ba'y hiwalay na o nagsasama pa? Ma'am, hindi po kami hiwalay. Kasi ngayong October lang kami ng gano, pero ayaw niya nang magbigay sa akin ng pampacheck up ko, gano'n. Oo, hindi. Bakit daw? Kasi parang kung tutuusin, Kuya Poggi, dahil ito eh, hindi nausapin ito ng parang batas o ano pa man. Kasi nagtataka ako, 3 years pa lang silang mag-asawa. Di ba pag 3 years, kung tutuusin, parang honeymoon stage pa yon na hindi pa sila dapat na nag-aaway. At siya naman ay, Ate Dalia, pinakasalan ka ba nitong si Pulis? Opo, ma'am. So, kasal kayo. Kailan? Yes, po. Tapos kayo ba ay naging mag-boyfriend naman talaga, di ba? Niligawan ka. Yes, ma'am. Opo. Naging mag-boyfriend kayo. Yes, po. O ngayon, bakit nag-aaway na kayo? Ma'am, sa ting ano kasi, hihingi man ako sa kanya ng pera. Lagi niyang sinasabi na mukha daw po akong pera, ganito. Alam niya po kasing maselan ako magbuntis. Magkano lang binibigay niya? 2,000, 3,000. Tapos ang masakit po, sinabi niya na mas mamatay na lang daw po yung pinagbubuntis ko. Grabe naman. Ngayon, sinabihan ko po kasi na nung October 1, sabi ko sa kanya, minura-mura ko po siya. Siyempre kahit sino naman pong ina, masakit na marinig ko sa kanya, lalo na siya yung ama ng baby ko. At saka, naiintindihan ka namin, Dalia, dahil ngayon ikaw ay nagbubuntis, meron pong mga tinatawag, Kuya Poggi, sa mga babae, lalo na yung wife mo, Attorney Roque. Yung pagka yung mga may monthly period, yung tinatawag na PMS, so nag-iiba yung takbo ng utak. At ate, yung ating floor director ngayon na babae, hindi yung nakokontrol, nagiging emotional. So nauunawaan ka namin, Dalia. Kaya kailangan, sobrang pangunawa din mga kasambahay, mga kalalakihan. Kung minsan na iniisip ninyo na parang tinotoyo yung mga asawa nyo, tsaka mga girlfriend nyo, hindi nakokontrol yun, Kuya Poggi. Dahil syndrome yun di ba? Yes. Syndrome yun. Ma'am, so, pwede po akong magtanong? Sige, Ate Dalia, ano yun? Ma'am, habang, di ba nag-file na nga po ako dito sa Alicia Isabela? Habang inantay ko po yung ano kasi sabi nila, matagal daw dumating yung sabi na niya, sabi ng Alicia Isabela, pinakamabilis na daw po, 45 days. Ngayon, ma'am, habang inantay ko po yun, wala ba akong karapatan na bigyan niya muna ako ng pampacheck ako kasi hindi naman po ako makapagtrabaho ngayon. Kaya gusto kong linawin din at tawagan itong immediate supervisor nitong Sorrento para mapadalhan ng pera, iutusan ng kanyang tao. Ang tawagan natin, action center. Tumawag na po ako dun sa WCP din ng Krame. Ang sabi din po nila, ma'am, wala na din kaming hindi dyan magagawa sa finance na yan. Hindi naman pwedeng pilitin yung Mr. Mom. Pero ikaw ay kasal, ikaw ay asawa. Na obligasyon ng iyong asawa na suportahan ka. Wala na daw po siyang obligasyon sa akin, sir. Mali yun, ma'am. Kaya gusto natin tawagan ng maritime, yung hepe niya mismo. Time. Magagawa ng paraan yan. Kasi ngayon ganito, ay Attorney Roque, ako naman, bakit, Ate Dalia, bakit parang nakikipagsuluyan ka na ng kandila? Kasi nagsasampa ka na ng kaso . Parang lumalabas pa rin yung pagka-ating ko. Di ba? Saka, tingay mo, tatlong taon pa lang sila. Oo, tama. Bilang
bilang may asawa, para bang nakikipaggera ka na eh. Bakit ginegera mo na si Patrolman Clave, Dalia? Ayaw niya naman, ay ma'am, ayaw niya naman nang makipag-usap sa akin. Kung ginawa ko na din yun para matakot siya, pero wala naman, gawin ko na lang daw po yung gusto ko. Kaya para, ma'am, dito na sa Rectang Connect, ma'am. Dito nga sa Rectang Connect, a-action na niyan, atuturungan ka, kaya kailangan nating makakausap kanyang hepe, no? Oo, dahil may magagawa yan para matulungan ka dito sa iyong hinihinging financial support. Dahil na ikaw ay kagampa, no? Maselan ang iyong pinagbubuntis. Kailangan mo ngayon ng tulong, no? Hindi na sa iyo, kundi para sa iyong pinagbubuntis na lamang. Ano? Opo, sir. Pero tapos ito po, siguro ang inisip niya, meron po kasi kaming mga tinataniman na mais dito. Ngayon, yun kaya siguro hindi na nagbibigay. Baka yun na yung alam niya na sustento ko. Yun na yung gagamitin kong pang-check up. Sir, hindi ko naman na ano yun kasi kaya ang lakas naman po ng bagyo dito. Magkano lang yung na-harvest ko na mais. By the way, ma'am, ano bang trabaho mo, ma'am Dalia? Ano bang trabaho po ninyo? Ano pong trabaho ninyo? Anong pinagkakakitaan nyo? Wala po. Ano yung sinasabi nyo yung pinagkakakitaang maisan dyan? Sir, mayroon kasi kaming, may nagsanla kasi ng mais dito noon, eh nag-harvest na ako nung last week pa yon. So ganito, yung 16,000 lang yun, sir. Oh, so Ate Dalia, parang nagbigay sa'yo si asawa mo ng pangtanim ng mais, ganon? Hindi, siya po yung gumastos lahat, ma'am, pero sige, ngayon sige. Hinarvest ko na po. Pero kulang kasing binibigay niya nun, ma'am. Bagot lang check up po, yung allowance ko lang, mga gatas ko, ganon, di na siya nagbibigay. Yun ayan, na po yung ginamit ko. Kinokontak natin, di ba, Kuya Poggi? Okay, Ma'am Dalia, actually sinusubukan kontakin ng Action Center yung nirereklamo mo. Subalit hindi po ito nagpaunlak ng panayam upang marinig ang kanyang panig. Para naman kay Ginoong Patrolman Edward Clave ng Maritime Group assigned sa Olonga po, ay bukas po ang ating programa para sa inyong panig. Maaari po kayong tumawag sa ating Rectang Connect Action Agad hotline numbers 24/7 po yan para naman marinig ang inyong panig. Ngayon ganito, Ate Dalia. Ay, doon pa rin sa tanong mo, pwedeng-pwede kayong sinabi nga ni Atty. Roque, pwedeng-pwede kang magsampa ng kasong administratibo. Pumunta ka na sa Isabela Police Provincial Office, sa IAS, para doon ka magsampa ng kasong administratibo at mas mabilis yun. Oo. Ma'am, ganito kasi, masaya na ako magbuntis. Gusto ko din, pero inaano ko ng parents ko na saka na lang daw after ko mga ganito. Ko lang, ma'am, saan po ko kukuha ng pampa-check up ko, pambili ko ng ano, talagang sarado na isipan niya, na sabi niya wala daw po siyang obligasyon. Ganito ha, sandali, nasa kabilang linya ang Women's Desk ng Alicia Municipal Police Station para tumulong sa'yo. Kakausapin natin si Corporal Geraldine Ladesma. Hello, Geraldine? Geraldine. Hello, ma'am. Good afternoon po. Ay, good afternoon. Oo, si Colonel Libunawito. Narinig mo ba yung hinihingi sa atin ng tulong nung asawa ng isang kabaro natin? Hello, ma? Oo, narinig mo ba yung inihingi ng tulong dito ni alias Dalia na taga Alicia Isabela? Yes, ma'am. Ano maitutulong natin sa kanya, Geraldine? Asawa ito ng pulis. Asawa ng pulis, yes, na ma'am. Na ayaw tulong, buntis itong kasalukuyan, ayaw siyang tulungan, na ayaw siyang bigyan ng suporta. Ano maitutulong natin sa kanya? Pwede ba kayo na pumunta sa kanya? Masailan daw yung kanyang pagbubuntis. Pwede niyo ba siyang puntahan? Yes, ma'am. Pwede naman po. Oo. Pagkatapos, sige na. Dalia, makakapunta ka ba sa police station? Ma'am? Opo, ma'am. Oo. Dalia, kung makakapunta ka sa police station, pakihanap mo si Corporal Ladesma. Wala ba yung chief of police? Wala yung chief of police? Deputy chief of police. Good afternoon, ma'am. Lieutenant Domingo, Deputy Chief of Police, ma'am. Ayan. Sige, Kuya Poggi. Okay, Patrolman J. Domingo, ikaw yung Deputy Chief of Police. Na si panood mo ba kanina? Si Lieutenant, Lieutenant J.J. Domingo. Napanood mo ba kanina? Yes, sir. Narinig mo yung nirereklamo ni alias Dalia?
Opo sir, opo sir. Okay, ganito siguro ano, siya kasi nabanggit niya kanina, medyo maselan yung pagbubuntis niya. Siguro ang pinakamagandang tulong dito, i-assist niyo siya kung ano yung pwedeng maitulong natin, kung magsasampa ba siya ng kaso. Siguro mas maganda dahil yung pagbubuntis niya sensitive, mas maganda kayo na mismo ang pupuntahan niya na mismo siya doon sa lugar niya. And siguro bigyan niyo rin siya ng ayuda. And magkanta kayo ng baranggayanihan doon, Lieutenant JJ Domingo. Yes, sir. Awesome. Sir, dudulog namin sa RHU. May mga... nasaman na ibigay sa RHU, ma'am, sa mga pregnant women po. Sige, mas mabuti pa. Ngayon, tama yun, Kuya Poji. Lieutenant Domingo... Total naman, yes, oo, Lieutenant Domingo, total naman, lahat naman ng police station ay mayroong sasakyan. Bitbitin mo na, ayain mo na itong women's desk mo na si Corporal Ledesma. Pasyalan nyo na para na kayo nagbibit patrol dyan, di ba? Para na kayo nagpo-police visibility, puntahan nyo na si Dalia. At ito ay asawa ng police. At yung police na kabaro natin, tinalikuran nito at tinutuyo. Hindi tinutulungan yung kanyang asawa, ano? Opo. At ibigay nyo na rin yung assistance sa kanya sa pagsasampa ng kaso niya ng administrative case sa IAS laban dito sa kanyang asawang pulis. Yes, ma'am. Oo, sige. Pwede ba kayong magpadala dito sa amin ng action photos ng litrato pagka kayo ay nagpunta na doon? Yes, ma'am. Saan niyo po, ma'am? Ayan, o sige. Okay. Ayan, iko-connect kayo nung ating action center kay Dalia, ha, Lieutenant Domingo. Yes, ma'am. Ayun. Dalia. Hello, ma'am. Oo, narinig mo? Yes, po. O sige, iko-connect ka. Ibibigay yung cellphone number mo dito sa Deputy Chief of Police ng Alicia Municipal Police Station. Pupunta siya dyan sa iyo kasama yung women's desk. Opo. Ma'am, pero ano po yung mangyayari kung bibigyan pa rin ako ng ano ko ng asawa ko yung sustento? Dalia, oo, Dalia, tutulungan kanila, kayo yung mag-discuss. Oo. Alam ni Women's Desk ko ano yung gagawin. Kung ano yung gusto mo, tutulungan ka, ha? Sige po, ma'am. Oo, sige. Maraming salamat, Dalia. At salamat din kay Corporal Geraldine Ledesma, ang Women's Desk ng Alicia Municipal Police Station ng Isabela PPO at sa Deputy Chief of Police ng Alicia Municipal Police Station na si Lieutenant JJ Domingo.